Hello Capricorn, welcome to Like a Tarot. Ginagawa ko itong mystical cards at saka angel number para kahit hindi man mag-resonate sa iyo yung tarot cards, meron kang guide. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards sa iyo. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Capricorn? Garnet, ignite your passion. You need a little spice in your life. Light a match to kindle your fiery, passionate nature. The heated energy that comes from raw passion will fuel your sense of excitement in everything you do. This perspective will energize all areas of your life, including your relationships, career, challenge, and projects. Tourmalinated quartz. Get out of your own way. The path is clear to your success. All you need to do is claim it. You are the sole owner and operator of your personal journey. Shed any thoughts of self-doubt, which can lead to derailment. You are entitled to live your best life. Don't relinquish your power by giving in to negative thoughts or trying to avoid or deflect responsibility. Confront any obstacles that emerge and consciously seek out solutions. Selenite, clear the clutter. It's time for a refresh. When you feel your battery is running low or your light is starting to dim, all it takes is a quiet moment to hit the refresh button and turn your inner light up to its brightest potential. Do what's needed to re-energize your spirit, feed your soul, and recharge your inner light. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang malakas na energy para sa mga Capricorn. Ano ang naiisip or nararamdaman ng person mo? Ano ang advice para sa mga Capricorn? Itong reading na ito ay general reading at guide po lamang. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng one-week reading para sa iyo. At ikaw nang bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang malakas na energy para sa mga Capricorn? Ang mga cards ay Queen of Cups, Two of Wands, at Four of Wands. Sa cards na ito ay pinapakita na ang ilan sa inyo, naghihintay ka na lang ng sign at saka tamang timing para umaksyon or magkaroon ng desisyon. Kasi base sa mga cards, may mga pangarap ka na hindi para lang sa sarili mo, kundi para sa mga taong nakapaligid sa iyo. At ang ilan sa inyo, iniisip mo na magkaroon ng bagong trabaho. Yon ay yung pagpunta sa ibang lugar or sa ibang bansa. Pero syempre guys, ang importante ay yung sarili mong desisyon, hindi sa kung ano man ang dahilan. Ang ilan sa inyo sa career, nag-iisip ka na major changes sa buhay mo. At ang advice ng mga cards, kung gusto mong magtrabaho sa ibang lugar or sa ibang bansa, pagplanuhan mo itong mabuti. Kasi base na rin sa mga tatlong cards na ito, may abilidad ka na para maging wealthy or mag-progress ang karir mo. Itong tatlong cards na ito pagdating sa relationship ay sobrang perfect. Kasi ang ilan sa inyo, ang person mo, ay sobrang in love sa iyo. Kung lalaki ka, good provider ka. At saka focus ka sa family. Yun yung nagustuhan ng person mo. At kung wife ka naman,
magaling ka magluto, asikaso mo yung family at yung mga anak. Kaya yun yung nagustuhan ng person mo. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, kapag nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, kayong dalawa lang din ang nagkakaintindihan. Walang halong kasinungalingan or pagmamanipula. Sa mga single, nainggit ka na ba? Hindi, joke lang. Sa mga single, may mga person na gusto kang maging kaibigan or makarelasyon. Sa mga single, kailangan sure ka sa kung anong relasyon ang gusto mo at kailangan. Ang ilan sa inyo, mamimit mo yung potential person habang nagta-travel ka or nasa ibang lugar. At ang advice ng mga cards para sa mga single, kung naghahanap ka ng karelasyon, mamimit mo yung potential person sa mga parties. At yung potential person na mamimit mo ay caring at saka extrovert siya. May malaking potential na magkakasundo kayo at magkaroon ng long-lasting na relasyon. Ito naman yung next card, 3 of Cups, 2 of Cups, at the Fool. Ang question ay kung ano ang naiisip o nararamdaman ng person mo. Base sa mga cards na ito, ang ilan sa inyo ay meron kayong inaattendan na reunion or gathering. At base sa mga cards ay pareho kayo ng person mo or kung single ka man, nakakapag-relax ka. At base sa mga cards, ang ilan sa inyo, ang iniisip ng person mo ay yung emotional growth o kaya yung magandang development para sa career at financial. Ang ilan sa inyo na nasa relationship dahil sa magkakaroon ng stability sa career at financial, yung person mo, mag-o-offer na siya sa'yo ng kasal. Kung hindi man yan yung mangyayari, single ka man or nasa relationship, may blessings na darating sa iyo. At ito ang magbibigay sa'yo ng bagong simula, opportunity, at miracle. Sa financial, ito yung time na nagse-celebrate ka sa mga na-accomplish mo or sa pagkakaroon mo ng pahinga. Ang ilan naman sa inyo pagdating sa financial ay medyo mahirap yung sitwasyon mo ngayon, pero ngayon lang kasi soon mababayaran mo din yung mga bills mo. Kasi sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng reward or magiging busy ka sa trabaho na malaking tulong sa iyo para umangat yung financial mo. Or kita. Single ka man or nasa relationship, yung paraan mo ng paikipag-communicate, paikipag-socialize, yan yung charm mo. At yan yung magiging paraan para maging open at ma-maintain ang relasyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nahanap mo na yung soulmate mo. Malalaman mo naman yan kapag kahit na nagkaroon kayo ng problema, ay napagtitibay nyo pa rin ang relasyon. At sa mga single, meron talagang the one na para sa'yo. Pero kung hihinto ka, mas lalong mapapatagal. Paghandaan mo yung pag-meet nyong dalawa. Ang ilang single naman ay magkakaroon ka ng bagong relasyon. Meron kayong physical at saka yung bang emotional connection. Pero sa future pa ito guys, pero kung titingnan mo yung mga cards, nasa present na tayo, kaya medyo malapit na. Ang ilang single, makakamit ka ng potential person pero hindi pa siya yung pang long term, pero okay siya na karelasyon. Sa mga nasa relationship, may person na tatakas sa pinangako. Pero uusigin ka ng konsensya mo kapag ginawa mo ito.
Hindi mo na kailangan mag-worry at bumalik pa sa iniwan mo kasi magiging maayos ang buhay niya. Kaya mag-move forward ka na din. Ten of Wands, The Magician, at The Tower. Ito naman yung advice para sa mga Capricorn. Pinaghahanda ka ng mga cards kasi may mga hadlang at challenges na darating sa buhay mo. At ang advice ay kung magsisipag ka at saka yung bang magfo-focus sa mga goal na gusto mong ma-achieve sa buhay ay malalagpasan mo ito. Siyempre guys, hindi lang naman negative ang darating sa buhay mo na challenge. May mga positive din naman na darating na magpapabalanse sa sitwasyon. Ang advice para sa mga Capricorn sa health ay kailangan panatilihin yung healthy na routine. Kumain at magpahinga ng sapat. At kung ang ilan naman sa inyo nagkaroon ka ng sakit, magkakaroon din ng healing at improvement. At saka guys, ang ilan sa inyo, huwag maging kampante. Kailangan pa rin maging maingat kasi merong disease na nakakahawa pa rin. Hindi mo alam kung kanino man gagaling. Magkakaroon naman ng improvement kung magkasakit ka. Pero kailangan ng pag-iingat. At ang advice pa ay sundin kung ano yung mga pinayo ng doktor sa iyo patungkol sa kalusugan. Ito na guys, kasi ang ilan sa inyo masyado kang focus sa career, sa stability, nawalan ka ng connection sa soulmate mo, sa person na minamahal mo. At ang advice ng mga cards ay kailangan ng balanse sa sitwasyon. Huwag mong hayaan na mag-suffer yung relationship nyo alang-alang sa career. At saka base sa mga cards, maayos nyo pa ito ng person mo kung nagkakaroon kayo ng problema. Yung bang maibalik yung mga dati nyong ginagawa na nakakapagpasaya sa inyong dalawa. At sa relationship, kailangan ng patience at saka tulungan. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, haharapin nyo ng person mo ang problema sa relasyon. Pwedeng pag-usapan nyo ito ng magkasama or magkanya-kanya. Base sa mga cards, ang ilan sa inyo ang naging problema ay yung kawalan ng oras or yung third person. Ang ilang single sa kaka-deny mo na ayaw mo magkaroon ng karelasyon pero may potential person na pwede para maging karelasyon mo. Ang ilang single kaya hindi ka ready kasi may mga nangyaring trauma sa past na ayaw mo nang maulit pa. Pero hayaan mo lang na hanggang maging ready ka kasi tama naman yung mga decision mo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. I-add ko lang sa career. Ang ilan sa inyo sa career, na-promote ka nga, pero mahirap naman yung trabaho mo. Nahihirapan kang i-navigate, pero magiging maganda yung kita mo. Ito naman ang angel number mo. 444 is a wake-up call to listen to your intuition as it will lead you on the right path. 222, balance. 999, you're approaching your dreams fast, really fast, but first, the universe is asking you to release the burden surrounding your finances and have faith that all is working out. Type 999 if you believe.